Maandar siya kahit naka-stand, no? Stop it. Get some help. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. First time sa 11cc. Grabe, ang lakas pumalo. Nakakaba. I know. Dapat mabawasan man lang to ng konti man lang. Pwede kaya mabawasan to? Ang hirap siya sa mga ano eh. Sa step na liko. Konting ano, magkamali ka ng birit eh oh. Masal na pagkapasemplang ka, tapos na pag nahawakan mo yung silinyador. Grabe. Pwede mo babaan ton, sakit sa mata. Nakakahilo. Itong ano, nakakahilo siya. Balik ako mamaya. Grabe. Di ba pwedeng bawasan yung silinyador na ito? Nakakaba siya. Yung feeling niya na para siyang ano, yung alam mo yung mga may clutch na motor. Mare. Oh no. Ginagawa ko. Pwedeng sobrang traffic, may rapat tayo. Putang ina, grabe. Parang kailangan mo na seatbelt, hanep. Parang kailangan nakakapit yung braso mo dito eh. Pag mahina yung kamay mo, pag nakabitaw ka, tapos. Mamagayang paan natin dito. Puro traffic. Usa siya nag-ship. Oh, usa siya nag-ship. Ang galing. Ganto pala pagka automatic yung, ay naka-DCT yung motor mo. Oh, usa siya nagbabawas. Kailangan natin mag-gym. Para kayang-kaya natin to. Pero hindi nga, si Jet Li nga oh, kababa yung tao nun ha. Grabe, ito yung dream bike niya. As ginagamit niya, nakaano siya, yung original color ng African Twin, white and blue, red, ganun. Yung right hands ko, medyo nangangalay eh. Medyo tense kasi ako magmaneho. Nakakaba, bigat kasi masyado eh. Pero goods, pagka pinapaandar mo na siya, goods. Ang mahirap lang, isa pang mahirap pagka lumiliko, yung hindi natin kasi kamay pa. Bali kapag ka nililiko siya, nawawala tayo sa timing ng pagliko. Pero yung ganito, traffic, okay lang, goods na goods. Pagka na outbalance tayo, hindi natin kayaanin. Yari. Pagbabakay tayo. Oops, ready yung paa. Woo! Grabe yung paa ko, pinagpapawisan na. Anong nangyari? Allergy sa usok. Ganun pa lang ho. Umabot agad tayo ng isang
Grabe naman siya, sarap. Ay, pwede mag-overtake dito. Chill lang tayo. Samahin lang natin lahat ng init. Yung hiram mo lang yung motor, pero ang yabang-yabang mo. Ha! Hihiram ka lang eh. Yabang-yabang mo na. Hiramat sa'yo yan eh. Grabe ka to pala pagka malakas na masyado yung motor mo, ano? Lang di tayo makakasingit. Ganto lang tayo. Susunod, pag-aralan natin yung mga details na ito. Hindi natin alam yung mga details. Ang alam lang natin dito, start, ito. Then, neutral and drive. Then, sa left side naman, ang alam ko lang, itong hazard, busina, saka signal light. At saka dito, meron naman ditong mga plus minus. Plus minus to ng pag naka ano tayo, manual. Bali ang drive natin ngayon, naka automatic tayo. Touchscreen din siya. Ayan, nakakonik ako. Lord, sana po maging maayos po yung pagdating ko ng bahay. Sana po, ingatan niyo po ako, nagte-test drive lang po. Ayoko pong first test ride, masemplang agad. Dahil pag nasemplang natin to, ibibenta natin yung ADV natin, pambili lang ng flarings na ito. Oh, hell no! Dati, nangangarap lang akong bit yung mga ganito eh. Tapos ngayon, nasa yun na, sarap. Test drive. Naka ADB rin ako eh. Test drive lang. Ingat. Biruin nyo, 5-4. Nakahawak ng ganito. 5-4. Oh, tiptoe. Abot pa naman magkabilaan, pero hindi yata kaya ng sabay. Hindi kaya sabay na naka-tiptoe. Hindi kaya. Kailangan yung isa lang naka-tiptoe. Bali, palitan lang sila. Ang wari, mangalay yung kabilang mong paa. Yung kabilang mong paa naman ilagay mo. Diba? Kasi mingit, pre. Nahihirap yan. Hindi tayo pwede nagsisingit. Huwag kang gaganyan-ganyan. Sakit sa mata. Kailangan malinis to. Hindi pwedeng malabo. Ito kasi, kaya ginawang 2-cylinder lang. Para makatipid, tipid sa gasolina. Once na gawin mo kasing 4-cylinder yan, grabihan yan. Butas ang bulsa natin dyan. Mga bomba-bomba mo palang, mauubos na. Nagdudusa tayo kada hinto, no? Kala mo, babagsak eh. Kaya pa naman, kaya ko naman siya buhatin eh. Pero wag lang siguro yung ma-outbalance ako ng sobra-sobra. Masimplang man to. Ang tatamaan naman dito, itong handlebar eh. Handlebar and then yung crash guard. Tapos sa likod, crash guard din, wala talagang tatamaan. Siguro matamaan man, tamaan dito itong ano, signal light. Itong signal light tatamaan to. Pero depende. Ito nga, mayroon ng bangas oh. Hindi tayo makasingit. Init. Ngalay na nga ako eh. Yan, kasya ka dyan. Akong hindi kasya. Hindi ko pwede ipilit. Tanggal lang kulit natin dyan. Ito na yung sinasabi ni Jeremy. Baka pagpangat, mahirap maghinto. Pero feeling ko okay naman. Ang mahirap lang kapag kasiguro naka-sideways yung mga ganyan, no? Pagka bumaba ka dyan, tapos biglang hinto, nako, delikado yan. Tapos pag apak mo, bigla pang dumulas yung paa mo, nako pa, dire-diretso yan. Ayun yung mga delikado. Pero yung ganito, abot eh, oh. Abot yung paa ko eh. Okay naman. Ayun yung mga delikado lang, yung pagkaliligo ka ng pakaliwa or kanan.
tapos biglang preno or biglang huminto, tapos eh mataas yun. Mataas yung level ng paa mo nun. Kaya hindi pa pwede. Doon talaga tayo. Ang mangyayari yan, tatalon tayo dito. Doon nga tayo sa mga disadvantage niya, mga problema niya siguro. Hindi naman siguro problema, mga medyo pagka-issue lang pagdating sa atin sa pagdadrive. Ayun nga, yung una, itong heat, sobrang init. Then ako, 5'4", abot naman, basta sagad yung pag-lowered mo sa kanya. Nalo-lowered naman siya eh. Ito, sagad na to lahat. Lowered na yung front shock, yung rear shock, tapos yung, ano pa ba yung nilowered sa kanya? Itong seat, itong upuan ng African Twin, na-adjust din to. Na-adjust din siyang mababaan. So, yun. Abot ng 5'4". Okay, good tayo mga 5'4". So, kailangan mo lang ng medyo may dating-dating yung katawan mo. Hindi naman sinasabi ko na may dating yung katawan ko. Medyo, ano lang, medyo may masel-masel lang ng konti. Ganun lang. Okay. Then, yung specs nito, hindi ko pa siya kabisado eh. Pag-aaralan natin siya. Siguro, mga ilang araw, pag i-test drive natin ito ng i-test drive para mapag-aralan natin. Yung sa Bluetooth niya, tinesting ko eh. Parang wala naman siyang speaker. Balik, siguro kailangan mo ng Bluetooth headset para pagka may tumawag sa'yo, pagka answer mo, saka siya sasagot sa cellphone mo. Diba? Balik, dito ko na magsasagot. Dito ko na magsasagot ng ulit ulit ah. Dito mo siya i-answer sa screen. Diba? Hindi ka na kakapaan ng cellphone mo. Solid na natin siya. Next test ride natin, sana naman tayo, NLEX. Sarap, hindi na ako kinakabahan. Kanina kinakabahan talaga ako sobra. Once na nag first ride kayo nito, huwag kayong kabahan. Pag kinabahan kayo, dun siya nag-ano eh. May magagawa kayo mali, katulad ka sa akin kanina, may mali ako nagawa. Kaya na ano to, muntik na ako madire-diretso. Dire-diretso sa bahay. Pagka-birit ko, ay pagka-ano ko, medyo muntik na ako masemplang. Ay, ano na, medyo na-outbalance ako. Tapos, pero naka-ano na yun ha, naka-umaandar na ako. Na-outbalance lang ako. Pagka-outbalance ko, biglang na-birit nang hindi ko sinasadya. So, yun. Buti na lang, napigilan ko, naabot ko agad yung, ano, yung front brakes. Kung hindi ko napigilan yun, ako. First testing pa lang. Tapos agad. Shit! Nalibago ako magmaneho. So yun mga tropa, dito na magtatapos yung review natin sa African Twin. Naisoli ko na siya sa may ano eh, sa parking lot niya eh. Good day na! Bye bye! Woo!